Ginawa akong lahat para sa kanya. Nagbago ako. Halos makipagpatayan ako para naman ipagtanggol siya. Bakit? Iniiba niya yun sa'yo? Hindi. Dahil mahal na mahal ko siya. Alam niyo, ang hirap sa inyong mga lalaki. Ang lakas ng loob niyo, manligaw, tapos binibigay niyo lahat-lahat ninyo. Tapos pag binasid kayo, kayo pa ang may lakas ng loob manumbat. Bata pa lang kami. Halos sabay lang kaming mangarap. Magkasama kami sa hirap at ginawa. Sino naman taong hindi aasa sa ganun? Mabuti sana kung nangako siyang sasagutin kanya balang araw. Alam mo, Bart, ganyan naman ang panliligaw eh. Parang baraha. Dapat alam mo kung saan ka pupusta, kung saan ka tataya. Siyempre dun ka sa panalo. Ano ang ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, bakit hindi mo kaya ibuhos ang lahat-lahat ng pagmamahal mo at pagtingin mo sa taong sasagot sa'yo? Malay mo. Andiyan lang pala sa tabi-tabi yung tatayaan mo. Pala. Mukhang malalim ang iniisip mo. Iniisip ko lang kung hanggang saan kaya ako. Kung hanggang kailan ako magtatago. Nami-miss mo na ba ang magulang mo? Mga kapatid mo? Oo. Hindi mo sila tawagan? Nangiloy ako sila magpahawa. Siguro naman hindi makakasama sa kanila ang isang tawag. Kung sana lang nasa Amerika ako, tatawag ako sa kanila. Hindi nila ako susunod. Next time na lang. Tumira ka sa Amerika? Ano ba mong gusto mong palabasin? Gusto mo ligawan kita? Huwag ka na akong magpaligoy-ligoy pa. So, ayaw mo na magpaligoy-ligoy pa ako? Oo. Sige. Oo. Nandito ako para sa'yo. Alam mo, lakas ng tama mo eh. Uminom ka na lang. Baka sakaling mabawasan pa yung tama mo. Alam mo ba nagbibiro ako, Mark? Bakit? Hindi rin naman ako nagbibiro, ah. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Magkanta tayo sa Barahang Talunan. Hold it. Baka obya ka. Tapos mo inuman yan, pwede hugasan mo. Opo, senyorita. Alam ko po. Kung bakit naman kasi parang nang-aasar ka eh, no? Tapos na ako sa mga gawain ko dito. Ewan ko kung bakit nanggugulo ka pa. Ay! Nakakagulo na pala ngayon ang pag-inom ng isang basong tubig, no? Alam mo, matagal ka nang namumuro sa akin eh. Iloso po ka eh. Kung sa bagay, dili ka nga para marunong lumangoy. Baka sa isang basong tubig, malunod ka. Nangasar ka ba? Nangasar ka ba? Eh, sino mo yung may sabing talunan ng Barahang Tatay? Ako. Hindi naman sa makapalang mukha ko. Pero, nasa akin pa rin ang huling baraha. At ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, huwag ka nang tumaya. Dahil talunan.
ka lang. Mag-relax ka naman. Eh, ikaw eh. Kung ano-ano pinapasok mo sa usa. Ba't bigla ka nang nahimik? Okay ka na ba? Di pa rin. Naisip ko lang. Alam ko kung saan tayo pwede ngayon kung tayo makakapag-relax ka. Eh, hindi kita maintindihan eh. Na hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula eh. Sige lang. Magsalita ka lang. Ako naman ang kausap mo eh. Problema o sagabal sa mga problema nangyayari ngayon dito sa bahay. Ang akin lang kasi, meron akong ginawa na hindi ko alam kung makakadagdag lang. Yeah. Why? Well, I live there. Almost 12 years. San Francisco. Really? Ako lang, sa Daily City lang ako eh. Daily City? Eh, malapit lang pala tayo. San Bruno yung apartment ko eh. Talaga? Kita mo naman talaga. Hindi pa tayo nagkita doon. Makulit talaga, Tadhana, pero nagkita na tayo. Oh, tama na. Alam mo, hindi naman kita papatulan eh. Talaga? Dahil hindi tayo magka-label. Ano? Hindi tayo magka-label. Kasi, manager ang label ko, Chimay ang label mo. Kumbaga ba, sa alak ba? Red label ka lang, blue label na ako. Aha. Feeling mo talagang papatulang kita? Nag-uumpisa ka ng gulo? Alam mo, Melissa, ikaw naman itong maangas eh. Nananahimik ako, umiinom ako ng isang pasong tubig ko anong sinasabi ni mo. Hoy, Melissa, dili ako natatakot sa imo. Hoy, Jenky, hindi mo kilala. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. Hoy, Melissa, kilalang kilala ko mga katulad ni mo. Marami na ako nakilalang katulad niyan. Ang ginagawa mo? Nagpapanggap ka kunyaring mabait ka. Pero, mas mabaho pa sa bulok na daga ang ugali ni mo. Ha? Huwag kang magpapahuli sa akin, Melissa. Dahil alam mo ba, oras na mahuli kita. Ano? Di ikaw na ang taya. Ding! Ikaw na taya, ha? Habol! Habol, Melissa. Tungkol ba ito sa kapatid mo? May alam ka ba? Nay, hindi tungkol kay Rosemary. Tungkol sa nararamdaman ko. Tungkol sa amin ni Daniel. Sinagot mo na ba siya? Opo, Nay. Nay, hindi ho ba kayo sang-ayon? Hindi naman, anak. Kaya lang... Sa tingin niyo, makakadagdag lang ako sa problema. Naiintindihan ko po yun. Hindi, anak. Sige, kung saan ka lilidaya. Basta tatandaan mo lang, ha? Yung mabibiling ko sa'yo, alalahanin mo na pinagkakatiwalaan kita. Yan din ang sinabi ko sa kapatid mo kay Rosemary. Salamat eh. Malungkot ng buhay ko, ano? Ano malungkot dun?
magkita naman kayo. Oo nga, nagkahiwalay naman ulit. Well, I think darating naman ang panahon na magkikita na rin kayo ng mga taong minamahal mo sa buhay. Sana, Angelo. Don't lose hope. Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Kita mo, kahit konti, kumakapit pa rin ako. Hindi ako bumibitaw. Oh. Bakit? May problema ba? Sige, sabihin mo sa dati. Ay, sinagot ko na si Daniel. Dahil galito ba kayo? Hindi, anak. Nag-aalala lang ako dahil baka lalo lang makadagdag to sa mga problema natin. Sa tingin ko, Tay, baka makatulong pa to sa atin, sa akin po. Madadagdagan ho yung mga taong kakapitan ko pag may problema ako. Ang ginagawa ko lang naman ho, Tay, tinutuloy ko lang po ang buhay ko. Kagaya po ng gusto niyo para sa akin. Sana ituloy natin yung mga buhay natin habang hinahanap natin si Rosemary. Dahil alam ko, kung andito lang ang kapatid ko ngayon, magiging masaya-masaya siya para sa akin. Alam ko naman ho kung anong makakasama at hindi makakasama sa akin eh. Tignan ko lang ang galing niya sa susunod na gagawin ko sa kanya. Eh, paano kung pumalpak ang plano mo? Violeta, sisiguraduhin ko. Paano? Eh, hindi ka naman kumikilos. Ako pa. Talaga? Ang bilis mo naman, meron ka nang naiplano? Nagawa ko na. Naibigay ko na ang instructions kila Adolfo. Ngayon na ang araw na itinakda ko para mawala sa mundo si Rosenda. Magawa yung pinaplano mo. Violeta, maubos ko man ang araw sa kalendaryo, gagawin ko. Mawala lang sa landas ko ang Rosenda ngayon. Ikaw? Paano? Maghintay ka na lang. Dito lang ako. Maghihintay ako ng dyaryo. Titignan ko kung ano headline. Eh, paano kung matuntun ka ng mga pulis? Alam mo, swerte-swerte ni Marietta sa'yo. Dahil pinaglalaban mo siya hanggang dulo. Hindi. Ako ang swerte sa asawa ko. Napakatapang niya. Minsan nga, sa kanya ako kumukuha ng lakas ng loob eh. Alam mo, sa tingin ko, sa sobrang lakas ng fighting spirit ni Marietta, gagaling siya agad. Eh, di maghahanap ulit ako ng ibang malilipatan ko. Ano tinatawa-tawa mo? Eh, paano naman ako hindi matatawa sa'yo? At hindi ng karma mo. Buhay kang at nakalaya, eh para ka naman nagang palipat-lipat ng lungga pag nasusukol. Hindi na bali. Hindi na baling palipat-lipat ako at mukha akong daga. Basta't ang importante, mangat-ngat ko ang buhay ng Rosendang yan. Wala. Tutuwa lang ako sa inyong dalawa eh. Pareho kayong magsalita.
parehong ang frame of mind niyo. Kaya siguro kayo nagkasundo kagad. Siguro nga. Pero sa lakas ng loob, hindi ko matatapatan ng kay Marietta. Alam mo ako noon, konting problema lang, nagbe-breakdown na ako. May maalala lang ako. At yung naalala ko, yung nangyari sa mukha ko. Noon yun. Pero ngayon, hindi na, di ba? Salamat sa inyo. Dahil kayo nagbigay sa akin ng pag-asa. Alam mo, Rosemary, kung ako tatanungin, wala naman talaga dapat baguhin sa iyo eh. Napakaswerte ng mapapangasawa mo. Ang bait-bait mo. Ang ganda-ganda ng kalooban mo. Ang naman ang importante, di ba? Ginagawa niyo dito? Alam mo, Melissa, huwag ka na makialam. Baka mabulilaso naman itong plano namin eh. Sa wakas, gagawin na rin ni Marilu yung pangako niya sa akin. Wala akong pakialam sa pangako sa'yo ni Mama Marilu. Ang akin lang, gusto ko matapos yung trabahong ito na mabilis at maayos. Paano niyo nga pala papatayin si Rosenda? Gigiltan niyo ng leeg, ibibitay niyo, ipaparape niyo bago mamatay, ganun? Bahala ang gagamitin namin, Melissa. Kung ayaw mong madamay, mabuti pa pumasok ka sa loob at magtago. Teka, bakit ako madadamay? Alam mo, Bart? Lahat ng mga lalaki na kilala ko, lahat sila halos isang bagay naman. Pero, may isa rin naman sa kanila. Walang nakakuha ng loob. Hindi kagaya mo. Eh, anong gusto mo palabasin? Ang inuulang kita. Alam mo, Rosenda, first time ko na sa ganito. Pero yung ginagawa mo, hindi na bago sa akin yan. Dahil lahat ng kumarang, papatayin namin. Maski ako? Maski ikaw. So, anong ibig mo sabihin? Palalagpasin mo ba yung pagkakataon na to na umangkin ako? Pagkatapos ano? Pipiputi mo ako? Hindi na. Bart, para ka naman bakla. O huwag mo na sabihin sa akin bakla. Kaya ako yung inayaya mo dito dahil alam mong hindi naman lalabas si Rosario. Hindi ka gano'n. Saan ka man naroon?